Okay mga sir, so meron tayo ngayon ditong customer, Honda Click version 2. So issue nito, pag umiinit daw yung makina, hindi na daw nag-i-start yung kanyang engine. So tinesting natin ito, dinayagnos natin gamit yung ating diagnostic tool, pero wala naman siyang error. And then chinek natin itong kanyang fuel pump. So yan, so binunot ko lang muna yung fuel hose. And then try natin siyang start or i-on yung kanyang ignition switch. And then makikita natin na walang lumalabas sa kanya na fuel. Kasi dapat once na in-start natin yung kanyang ignition switch, yan, sa EOA natin, dapat may sisirit na dyan na gasolina. Pero dito sa Kaiser na motor, so wala siyang lumalabas na gasolina kahit i-on off natin yung kanyang susian. Okay? So ayan, binunot ko na muna yung kanyang socket tsaka yung fuel line. And then silipin natin yung kanyang fuel pump. Okay, so tagkalin lang muna natin. Yan. So medyo mahirap lang siya bunutan kasi hawak ko ng isang kamay ko yung camera. Okay mga sir, so natagkal na natin yung kanyang fuel pump dun sa kanyang housing. So, tinagkal natin siya para ma-double check natin kung sira na talaga yung fuel pump. So, pwede natin ito i-direkta sa battery. Basta 12 volts ang gamit nating battery. So, yan. So, tinesting natin siya. So, makikinig nyo, umaandar siya. Okay. So, ngayon, tatry lang natin siya ng mga ilang segundo siguro. Kasi sabi nung may-ari, pag naminit daw yung makina, ayaw na daw mabuhay nung kanyang motor. Pero tinesting natin yung kanya temperature sensor ng motor niya, gumagana naman siya, ng maayos at hindi naman nag-overheat. So ngayon, tinesting ko yung kanya fuel pump niya. Pag umiinit ito ay ito ang hindi na umaandar or ayaw na umandar. So yan. Okay, so makikita natin sa kanyang doon sa fuel pump na ayaw na niyang umandar kahit nakarekta na siya. Yan. Okay. So, ayaw na niyang gumana kahit nakarekta siya. So, sa una, gumagana siya basta malamig. Pero once na umistart na yung fuel, yung pump niya, after ng ilang seconds ay, or segundo ay, na mamatay na yung kanyang pump. Hindi na gumagana. So, yan. Makikita natin na ayaw na niyang umandar. Okay. So, yan. So, ngayon, papakita ko sa inyo yung bagong fuel pump. So, yan. So, meron tayo ditong bagong fuel pump. Ito naman ang testingin natin na erekta dun sa ating battery. Para makita natin yung pagkakaiba. Okay? So, yung isang line, ilagay lang na, o pin, ilagay lang natin sa positive. And then, yung isa ay sa negative para mapandar natin yung pump niya. Yan. So, makikita natin na gumagana siya ng maayos. Okay? So, ngayon, ito ang sasaksak natin doon sa kanyang motor. So, bagong pump ito para para makita natin kung aandar na ng maayos yung motor ni sir. Okay? So, balik lang natin yung mga wire niya. Yan. Okay? So yan, and then ibabalik lang natin to sa kanyang housing. Tapos balik ako mamaya pag nakabit na natin. Okay mga sir, so ngayon ibalik na natin yung kanyang fuel pump dun sa kanyang housing. So ngayon ibabalik na natin siya dun sa kanyang fuel tank. Okay. So balik ko lang ito and then balik ako mamaya pag naikabit na natin.
Okay mga sir, so naikabit na natin yung kanyang fuel pump. So ngayon tetestingin natin ulit siya. So on lang natin yung kanyang ignition switch. So ayan, makikita ninyo na napakalakas na nambugan ng kanyang fuel pump. So ayan, off natin ulit siya. And then try natin siya i-on. Yan. So makikita natin na okay na yung kanyang fuel pump. So balik na natin yung kanyang fuel line or fuel hose. Okay, and then mamaya gagamitan natin ito ng fuel gauge para makita natin yung pressure na nilalabas ng fuel pump kung maganda ba. Okay, try muna natin start. Yun, at okay na nga, umaandar na yung kanyang makina. So, yan. Okay guys, so ready lang muna natin yung ating fuel gauge para matesting natin yung kanyang pressure kung maganda ba. Okay guys, so ngayon tagkalin na natin ulit yung kanyang fuel hose para itugsog natin yung ating fuel pressure gauge. Okay, so kabit lang natin yan, tigabilang dulo. Then once na naka-secure na yung ating fuel hose, so i-on lang natin yung ating ignition switch para makita natin yung pressure niya. Ayan, so makikita nyo yung pressure niya. So pumalo yan ang medyo malabo lang sa camera, pero nasa 40 PSI yan. Okay, so sakto-sakto yan sa kailangan pressure ng ating Honda Click 1255. Okay, okay. So makikita natin kahit naka-on yung kanyang engine, so stable yung kanyang okay na pressure ng no PSI niya. Stable siya dun sa porting. So yan. So hindi siya magalaw or hindi siya nagbababa taas yung pressure niya. So naka-steady lang siya sa 40 PSI. So yan, so off natin yung engine. So okay na. Okay. And then balik lang natin itong kanyang original na fuel line. Okay, so hanggang dito muna guys yung ating vlog. So sana may natutunan kayo. And please like and follow our page, Servants Motoshop, and our YouTube channel, Servants Motovlog. So hanggang dito muna guys. Thank you for watching and God bless.